Nandito tayo ngayon sa 902nd Infantry Brigade para sa pagpapasinaya nitong halfway house na magiging pansamantalang tirahan nitong mga rebel returnees habang inaayos yung kanilang magiging buhay sa lipunan. Para sa detalye, narito ang report. Pinasinayaan noong nakarang Biyernes ang bagong halfway house para sa mga dating rebelding NPA sa 902nd Infantry Brigade sa tulay na lupa bayan ng Labo, lalawigan ng Camarines Norte. Pinangunahan ni Bishop Rex Andrew Alarcon ng Diocese of Daet ang blessings na nasabing gusali. Sapagkat nasaan man tayo, anuman ang ating kulay at hikain, tayo ay magkakapatid. Kaya ang pagbabasbas na ito ay isang pagpapahayag ng ating pagsisika sa tinatawag nating total human development. At ang gusaling ito ay hindi lamang ang gusali ang sinasagisag nito, kundi ang mga taong tutuloy dito. Whatever progress and development that is not centered on the human person is not authentic progress. That is why we build structures such as this. Ayon kay Brigadier General Romel Tello, commander ng 902nd Infantry Brigade, ito na ang resulta ng pagsusumikap na nagkakaisang ahensya ng pamahalaan para matulungan ang mga dating rebelde. Nandito tayo upang pasinayaan ang halfway house ng Camarines Norte. Ang pangalawa pa lang na halfway house sa Bicol Region. So palakpakan natin ang provincial government kasi sila ang nagpundo dito. Napakaganda and could be the best halfway house sa buong bansa. Sabihin ko yan sa inyo kasi nakaikot ako sa buong Pilipinas. Ipinaliwanag naman ni Director Ray Casares, Provincial Director ng DALG Camarines Norte, na ang halfway house ay isang gusali na pinagtulungan ng mga ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng ECLIP, Enhanced Comprehensive Local Integration Program, para sa mabilis at mapayapa na pagbabagong buhay. So hindi po ito mangyayari, walang halfway house, kung walang Philippine Army. Kasi wala namang lupang pagtatayuan. So sa Army po yung unang pasasalamat kasi pinahiram po nila yung lupa para makatayo po ang halfway house. Pangalawa pong pasasalamat sa provincial government kasi kung hindi sila nag-report, hindi sila nagpagod, hindi sila tumaya ng pawis at dugo para mabigyan sila ng pondo, wala din po. At ang assurance po na magbibigay maglalaan ng pondo ang provincial government sa operasyon po ng halfway house. Sinabi naman ni Attorney Don Colbera, Provincial Legal Officer ng Lalawigan, na representative ni Governor Egay Talyado, tanda sila sa anumang tulong, programa at proyekto ng Philippine Army para matulungan ang mga rebelde na tuluyan na makapagbagong buhay. Na ang Republika ng Pilipinas may isang pamahalaan, may isang konstitusyon. So, sobra pong pasasalamat sa inyo. Dahil sumunod tayo sa panawagan ng ating mahal na Pangulo na magbalik loob sa ating pamahalaan at ituloy yung buhay natin na normal. Si Carregor na tumatayong tagapagsalita ng dating rebelde ay labis na nagpapaabot ng pasasalamat sa Philippine Army at mga ahensya ng pamahalaan na nararamdaman nila ang tunay na pagpapalaga sa mga nagbabalik loob. Yung mga naliligaw pa po ng landas sa kabundukan ay sana ay magbalik loob na po kayo. At na ito na po, tutulungan po kayo ng gobyerno, hindi po kayo pababayaan. Bibigyan pa po kayo ng babahay. Bibigyan kayo ng mga pagkain nyo, kung anong gusto nyo, may sakit kayo, ipapagamot po kayo. Hindi katulad sa bundok na may sakit kayo, iiwan kayo sa isang masa, pababayaan kayo. At sila na andun sa bundok, kumakain ng maayos, samantalang kayo, di man lang kayo kumustahin kung kumusta na kayo, kasama natin sa baba. Ang halfway house ay isa sa mga prioridad na proyekto ng 9th ID sa pamumuno ni Major General Henry Robinson Jr. at 902nd Infantry Brigade sa pamumuno ni Brigadier General Romel Tello sa tulong ng LGU Camarines Norte, DALG at OPAP. Para sa BHTV News, Kevin Alba.
Breakthrough a world where big data beats your worries. A world that gives you priority when innovations come. This is the Giga Life on Smart Signature. Simplified by the Philippines' fastest mobile data network. The choice is simple. Move up to Smart Signature and make your mark. How do I know it's meant to be? Simple, smart, ako.